These true parents' words on tribal Messiah. Ano po mga salita po ni true parents tungkol po sa kahalagaan po ng tribal Messiah? So, nung nakarang araw o kahapon po ba, na itinanong po ba ang kaibahan po ng tribal Messiah sa Messiah? Diba, sinagot po ng ating professor na yung Messiah mission po yun. Okay, mission po yun. Hindi yun, gawain po yun natin na ito ay dapat na gawain po ng darating na Messiah o yung tao at yung gawain din po natin as tribal Messiah, ito din po yung extension po yun. Okay, mission po natin ito lahat. Now, sabi po ni Father sa kanyang kahuling dasal, ito po yung kanyang kauli-hulihang dasal. Na bago po siya nawalan po ng bago po siya nakomatose, no, si True Father, sabi po niya, "Today as I have returned the conclusion of the final perfection to you, Father, I am aware that I have offered my whole life up to this moment to you. Father, I am spending this time now to bring my life to a conclusion, to bring it to a close with Johnsong according to your will." So dito sa laman ng kanyang dasal, no, ito yung kanyang unang mga sinabi bago po siya nakomatose at pagkatapos yun ay na-hospital na siya hanggang hindi na po siya nagising. So, sabi po ni Father, "When tribal Messiah have established the names that can represent the nation, everything will come to a conclusion. I have accomplished all these tasks. I have completed everything." Yan. So, ang pinakahuling mga salita na binanggit po ni Father Moon ay tungkol sa tribal Messiah. So, pag sinabi po nating tribal, pag the word tribal, ito yung ating mga angkan. Na pag sinabing Messiah, hindi lang po yan Messiah ng isang pamilya, kundi ito ay magsisimula din sa ating angkan hanggang sa ating susyudad, hanggang sa buong mundo. Kaya, sabi po ni Father Moon, ito ay kanyang nagawa na. Natapos na, lahat-lahat na, bago po siya pumanaw doon sa spiritual world. Kaya ngayon, ang kanyang kahilingan ay sana ang lahat ng mga couples po natin, lalo na po ang blessed couples, ay kanilang magawa din po. May sakatuparan din nila ang kanilang mission as being tribal Messiah. Ibig sabihin, na hindi lang po si Jesus, hindi lang po si Father Moon ang tinaguri ang Messiah, kundi lahat po tayo. Pwede rin po tayong magiging Messiah. Kasi ang sabi pong Messiah is Savior, chosen one. No? Siya po yung pinili na dapat o gagampanan po natin. Siguro mas masaya si God kung hindi lang nag-isa si Jesus. Mas gusto niya, mas marami sana ang Jesus, yes or no? Na maraming gagawa para sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin ng tribal Messiah na ito ay ang ating gagampanan po ngayon sa ating mga tribo, sa ating mga angkan din. Kaya, ang aim po, no, ang tribal Messiah, ang mission ng tribal Messiah ay para ang ng Family Federation, Federation for World Peace, ay para gawin po ang huling mga hiling po ni Father nung siya po ay nandito pa sa mundong ibabang. Kaya, sabi po ni Father mo noon, no, sana ang gusto po niya na maranasan, at least man lang sa isang araw, ay maranasan niya, masubukan niya na matulog sa isang bansang masasabing na ito ay sentro sa pagmamahal ng Diyos. Ito ay maka-Diyos na bansa. Yun po ang kanyang huling kahilingan, na sana ay makatulog man lang siya, makarating siya sa isang bansa na ito ay maka-Diyos na bansa. Pero hanggang sa namatay si Father Moon, na hindi po ito nangyari. Kaya nga, ang goal po natin sa 2020 ay dapat mayroon tayong isang bansang may alay sa isang daang anniversary, na birth anniversary ni Father Moon, ay mayroon po tayong isang bansa na masabi po na ito ay inaalay po natin na ito ay isang maka-Diyos na bansa. Okay? Kaya, dapat po natin paigtingin pa ang kahalagahan po o yung mga aktibidades ng ating tribal Messiah. Kaya hindi po tayo tumitigil na kahit natapos na po tayo sa mga ibang mga blessings po natin, pero gusto po natin pang hikayatin yung ibang mga tao, yung ating mga ibang mga baryo, yung ibang mga barangay hanggang sa buong Pilipinas, sa buong mundo ay dapat maging bahagi po sila ng tribal Messiah. Ayan. So that's why, ang summary ng mga salita ni Father Moon tungkol sa tribal Messiah, sabi po niya, it must encompass the four great attributes of God. It is a world created with Adam's family becomes united in love, centered on God in the Garden of Eden. So dapat maisama po natin yung attributes po ni Heavenly Father. Lalo na sa tinatawag po nating family church. Kasi ang matitira sa darating na araw,
Okay? Ay, ito yung tinatawag nating family. So, darating ang panahon, wala nang simbahan. Kundi lahat ay magsama-sama na. Okay? So, ang family na lang ang kailangan po natin. Kaya sa pamilya, dapat dito po natin maitanim ang binhi ng tunay na pagmamahalan, ang tunay na buhay. Okay? To search for the three things lost through the fall. Ito yung magulang, anak, at ganun din sa mga bagay. Kaya ito po yung gusto po natin maisagawa. Okay? Magawa sa ating mga tahanan na magkaroon po ng tunay na mga magulang, tunay na anak, at ganun din sa mga bagay-bagay. And also to establish a proper family. Be serious about teaching your sons and daughters. So dapat turuan po natin ng tama yung ating mga anak din. And then to become a teacher who can teach God's tradition, dapat magiging ano po tayo, guro na magturo ng magagandang tradition sa ating mga tahanan. And also to use your family of love as a textbook, na gamitin po natin ang ating pamilya na ito po ay tahanan ng pagmamahalan. Yan. And then the family encompasses three generations, and to become a family that can serve God. So that's why, the mission of Tribal Messiah is what? To return to your hometown. Kaya nga, ang pinaka-ideal para magawa po natin ang tinatawag po nating Tribal Messiah ay dapat yung ating sariling mga kamag-anak. Diba? Marami po tayong kamag-anak. Sige po. Yung kamag-anak po natin. So dapat yung ating mga kamag-anak, yung kakilala po natin, kaibigan po natin, ay dapat sila yung unang mahikayat po natin na mag-join ng blessing. Adyo? Kasi yun ang original na hometown. Kung saan po tayo sinilang, kung saan po yung lugar po natin, kung saan po yung kapang, kung saan po yung probinsya po natin, yun ang hometown po natin. Okay? Yun ay sinasabi po dito, your original home is the hometown of the unfallen. Original. Perfected Adam and Eve, find your home earth, your hometown. Okay? Ancestors live with God and take care of your family. And two, to indemnify your children's failure and inherit the true parents' worldwide indemnity course. And then to advance the realm of tribal messiahship lost in Jesus' time. Kaya ito rin ang gustong gawin no gampanan ni Jesus nung siya po ay nabubuhay. Kung sana ay kinilala siya at pinagpatuloy ang kanyang mission at nabuhay pa na mas matagal sana ay nagawa din po niya ang kanyang mission as tribal messiah. Hindi lang siya sa Israel, kundi sa buong mundo rin. Yan. So, ngayon, ang usapin po natin ay ano po ba ang mission po? Okay? The great mission to offer our nation to God as heavenly tribal messiah. So, yung pinaka-great na responsibility po natin as heavenly tribal messiah. Now, question. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Gaano niyo kamahal ang Pilipinas? Sobra pa sa buhay po natin? No? Okay? O wala tayong pakialam? Yan. Kaya nga tayo bumoto dahil tayo naniniwala sa isang boto po natin, mayroon pong magagawa yan. No? Now, sabi nila, ang Pilipinas daw ang pinaka-masayang bansa. Tama po ba? Kasi kahit may problema, binabaha, nandyan nakangiti pa rin. No? Kahit walang makain, nakangiti pa rin. It's a country with most smiles. Yan. Ito ay bansa na lahat yan nakangiti. Kahit nakatulog, nakangiti pa rin. Okay? And then, ang Pilipinas din ang siya ang pinaka-emotional. Yan, very, very sensitive. Ang mga Filipino, kunting bagay lang, nag-iimot na kagad. No? Kabalikta rin din, opposite ang mga Filipino. And also, tinawag din ang Pilipinas is a selfie capital of this world. Kasi mahilig mag-selfie. Dito yata nagsimula ang selfie dito sa Pilipinas. Diba? At isa pa, ito ulit, calamity capital of the world. Kasi madalas tayo ay binibisita ng ilang bagyo kada isang taon. Ngayon, ito yung tinatawag na La Niña. O tag-ulan na naman. At ito ulit, ano naman ang gagawin natin? Lalo na, sobra namang ulan. Okay? At marami ulit na magkakaroon ng baha. Now, the Philippines in God's providence. Actually, ang Pilipinas mayroon po siyang misyong ginagampanan. Bakit po tinawag na ang Pilipinas, ito ay isang chosen nation. Ito ay pinagpala o pinili na isang bansa para i-advance ang tinatawag na chunugo. Mayroong ginagampanan. Mayroong mission ang Pilipinas. Okay? Naniniwala ba kayo? Na may mission po tayo ngayon? Kaya,
Ang Pilipinas, binansagan pong isa-isa sa mga pinili ng ating magulang, tunay ng mga magulang bilang isang pangalawang anak na bansa sa providensya ng Diyos. Okay? It is called the chosen or the second daughter nation of God's providence. At ang Pilipinas din ay tinatawag po natin na, okay, declared by True Parents as one of the 8 providential nations in the era of Pacific Rim. So, isa yan sa mga binansagan na tinatawag na 8 providential countries in the Pacific Rim. Kasabay po niya ang Korea, Japan, Taiwan, Philippines, Indonesia, Solomon Island, Australia, at saka New Zealand. So, ibig sabihin, malaking ginagampanan, malaking responsibilidad na ang nakaakibat, kinakaatang sa atin bilang mga Filipino. At alam po natin sa history ng ating Pilipinas, ang kasaysayan, dumaan po tayo sa tinatawag na 400 years of indemnity. Katulad, halimbawa, ito ay dumaan po tayo sa rehimen ng mga Espanyol. Ilang taon po tayo sinakot ng mga Espanyol? 400 years. At ganun din, ng mga Spanish, mula noong 1565 to 1898. In other words, ang kabuuan po ay 400 years na tayo ay sinakop ng ibang bansa, katulad ng Spanish, American, at ganun din ang Hapon. Hanggang sa nakamit mo natin ang ating independensya noong 1898. Okay? Kaya, ang Pilipinas din, ang population po, karamihan po ay Catholics. Yan. So, mayroon pong Muslim, pero maliit lang ang porsyento ng Muslim. Mayroon pong other Christians or ibang denominations, pero predominantly, ito ay karamihan po ay mga Catholics. Yan. Tapos, ang population po natin, ngayon, actually, ang declaration, mayroon na po tayo umaabot ng 103 million. Yan po ang kabuuan ng ating population po as of this time. At sabi po nila, baka sa pagdating po ng 2020, no, ito po ay magiging times, madadagdagan pa ng mas marami pa. Okay? So, ang Pilipinas is the most populated Asian country. Ang isa sa mga pinakamaraming mga population. And 12 most populated country in the world. And additionally, 12 million Filipinos lives overseas. Marami ding mga nabubuhay sa ibang bansa ding mga Filipino. So, kasama na yun yung mga pioneering o yung mga missionary. At kada araw, no, marami ding mga pinapanganak. Ilan? 4 na bata kada minuto. Ganun po ang pagdami ng Pilipino dito sa Pilipinas. Diba? Kaya ganun kabilis. Tapos, ang Pilipinas, yan ang tinatawag din po nating third largest is English. Kaya maraming bansang mga banyaga nung pupunta po rito para mag-aral ng English. Katulad ng Korean, okay, mga Chinese, okay, marami pa. So, dahil natututo po sila sa English din dito. At it is called the third largest English-speaking country in the world. Okay, and that mayroon po siyang archipelago na 7,107 island, 17 regions, 81 provinces, 100 cities, 18 cities, 1,500 municipalities, at saka 41,975 barangays. Yan. Okay, so that's a part of a little of history about ang Philippines. Ngayon naman, dito sa Philippines, kailan po nagsimula ang movement natin? Okay? Kailan po nagsimula ang movement natin? Actually, ito, noong 1965, ito po ang unang pagdating ni Father Moon dito sa Pilipinas. Wala pa po tayo, nandito na po tayo, siguro yung iba. No? Pero hindi pa natin siya kilala. Siya po ay dumating noong 1965 para gumawa po ng holy ground. Kasi during that time, meron po siyang condition na umikot sa buong mundo sa 40 nations para gumawa ng 120 holy grounds. Yung holy grounds na yon, ito ay may dala-dala po siyang mga lupa at mga bato na galing sa Korea at ito po ay itatanim sa isang lugar para simbolo, yung lugar na yon ay parang nakakulek yan sa Korea. Kaya yung tinatawag po nilang holy ground. At yung holy ground po na yon ay ito ay ginawa. Malapit po ito sa tinatawag po nating Luneta Park o yung Rizal Park ngayon. Okay, nakapunta na ba kayo dito? Okay, so dito,
Kung ito ngayon, yung luneta, ito yung ribolto ni Jose Rizal, nandito po yun. Mayroon pong kahoy na doon po itinanim. No? Doon po itinanim ni Father Moon yung mga lupa, itinanim yung lupa, hinukay niya, tapos yung bato doon, at ginawaran niya, at parang isang holy ground po yun. Ayan. So yun po ang unang pagdating ni Father Moon. Pero actually, ang movement dito sa Philippines, nag-start yan noong 1975 po dito sa Philippines. Ito naman yung unang pagdating ng tatlong missionary, na ito ay isang German na missionary, at mayroon din isa naman na Japanese at saka isang American. Sila po ang unang missionary na nagpasimuno ng movement natin dito, 1975 pa. Ako, nag-join ako 1983. Ang aking may bahay, si Ate Shirley, nag-join siya 1979. So yun po yung mga pagsama po namin dito. Kaya halos kami din naman, para kami yung halos, kami yung nauna na. Kasi yung iba naman, nag-start na sila ng family, iba na sa ibang bansa, pero kami pa rin yung nandito pa rin. Okay. At so ito naman ang gumawa naman ito ng 167 holy grounds. Ito nung dumating yung ating continental director, yung ating continental director ng Asia, si Dr. Chong Sikyong, ay umikot siya sa buong Pilipinas at gumawa ng holy grounds. Mula sa Mindanao, sa Visayas at hanggang sa Luzon. So umabot po ng 167 holy grounds po yun. Kaya halos sabihin ni Dr. Yong na siya ay mas alam pa niya ang Pilipinas o mas Pilipino siya kaysa sa atin kasi inikutan niya na ang buong Pilipinas. No? Kahit yung mga lugar na medyo delikado, pumunta pa rin siya. At pagkatapos na ito ay rineport kay Father Moon, no, ito ay linagdaan. No, pinirmahan ito ni Father Moon noong June 18, 2012. Kaya yun po yung pirma ni Father Moon. Actually, para kumuha ka po ng lagda o signature, no, yung pirma ni Father Moon, hindi lang basta-basta. Dapat mayroon kang accomplishment, mayroon kang nagawa. Kaya ito nung rineport na ito po ay mayroon pong 167 holy grounds, natuwa po si Father Moon. At isa po dito, ang bakit napakahalaga itong lagda na to? Kasi ito ang isa sa mga huling mga linagdaan ni Father Moon bago siya pumunta sa spiritual world, bago siya namatay. Yan. Noong 2012. Yan. At dito naman, noong March 31, 2012, dito naman nagsimula yung ating blessing. Okay? Yung Interfaith Family Blessing Festival na ginanap sa Sultan Kudarat na inibita po natin ang mga Muslim, mga Lumads at saka mga Christian. So dito po natin napatunayan na posible pala ang kapayapaan sa pamagitan ng Interfaith Family Blessing Festival. Dahil walang nangyaring krimen sa araw na yon at lahat ay natutuwa, lahat ay masaya dahil nagsama-sama sila lahat doon sa Interfaith Blessing. At nung ito ay rineport tungkol sa magandang nangyari doon sa blessing, doon sa Sultan Kudarat, at ipinarating ito kay Father Moon, si Father Moon ay natuwa. Dahil sabi po niya, isa sa mga hundoke noong April 2, 2012, dalawang araw pagkatapos ng blessing, ipinarating kay Father Moon yung kaganapang nangyari doon sa Sultan Kudarat, sabi niya, "That is the place which can be developing more. There is nothing more I hope there. Heavenly fortune has already passed even from Hawaii and now has moved to Philippines." Then Father told all the participants to give a big hand to the Philippines. And Father said, na heavenly fortune is already in the Philippines. Ayan. So, kaya yun po ang declaration ni Father. Kaya sabi niya, dahil natuwa po siya, kaya sabi niya, ang blessing. Ano ang ibig sabihin ng heavenly fortune? Yung biyaya, blessing ngayon, no? Yung swerte. Ito na ngayon, dumating na dito sa Pilipinas. Mula sa Hawaii, at nandito na ngayon sa Pilipinas. Kaya, kumbaga, umiikot, nandito lang sa atin ngayon. Kaya anong gagawin natin kung mayroong blessing? Kung mayroong tawag na fortune or swerte? Dapat sunggaban natin. Dapat huwag natin pakawalan. Tama po ha? No? Dapat, kailangan natin, hindi natin siya pakawalan. Dapat nandito yan. Kaya sabi ni Father Moon, nandito na ang heavenly fortune. No? Ang swerte dito sa Pilipinas. Kaya dito po, nagtuloy-tuloy po tayo sa mga Interfaith Family Blessing Festival. Kaya nga last year, yung pinakamalaki na interfaith na ginawa po natin sa Marquina Sports Center, umabot po tayo sa 100,000.
Kaya kung sakali, no, magtuloy-tuloy po tayo sa darating na 2017, hopefully, at least mayroon po tayo mag-gather po na 1.3 million. At gagawin po natin doon po sa grandstand, doon po sa Manila. At imbitahin po natin si True Mother na darating po sa Pilipinas. Gusto niyo ba yun? Okay? Kaya that's why malaki po yung ating gagawin, no? Para sa atin ngayon. Kaso lang, kahit na naging lagalap na ang ating blessing, pero kung titignan po natin ang ating bansa, no, lalo na ang Pilipinas, hindi pa rin siya ideal. Ideal na ba ang ating bansa ang Pilipinas? Ideal na ba siya? Hindi pa rin. Hindi pa rin siya nagiging huwaran. So we have still a lot of problems in our society and we are still living in this world filled with evil. Marami pa rin tayong hinaharap ng mga problema. At ganun din. Dahil sa impluensya ng ating, sa ating environment, we are still living in this fallen world with evil. Ngayon, ang tanong, bakit? Na dapat na kahit na marami na tayo na blessan, pero bakit hindi pa rin tayo parang sakal pa rin tayo? No? Hindi pa rin tayo lubos na makakagalaw dahil sa hindi pa natin nagampanan ang ating responsibilidad. Sabi po dito sa speech na to, you know that the satanic world came about due to the human beings' failure to fulfill the portion of responsibility that this world has been left under the dominion of Satan. We must feel deep in our bones that God had to persevere along the way of suffering until this present time because of the uncompleted portion of responsibility. Kasi nga, kung titignan natin, sabi ko nga, ang goal po natin, dapat ang buong Pilipinas, buong Pilipino, ay dapat tumanggap sila ng blessing din. Okay? So, bawat pamilya ay tumanggap sila ng biyaya. Kaya mayroon po ito na nakita ko po sa internet. Sabi niya, the world suffers a lot, not because of the violence of the bad people, but because of the silence of good people. No? Bakit daw ang mundo po natin hanggang ngayon ay naghihirap pa hanggang sa ngayon? Bakit? Hindi dahil ito sa kagagawan ng mga masasamang tao, kundi ito ay dahil sa nagiging walang ginagawa yung mabubuting tao. Dahil silensyo lang sila. Alam nila na may mga kaganapang masasama, pero itong mga mabubuting tao, wala namang ginagawa. Dapat, yung mga mabubuting tao, dapat ang gumawa. Dapat, ano yan, dapat alsa. No? Umalsa. Pero tahimik lang. Walang nangyayari. Kaya, sabi ni Albert Einstein, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Ang mundo daw natin ay hindi ito masisira dahil sa kagawan ng masama, kundi dahil sa walang ginagawa, but to those who watch them without doing anything, pero yung mga nagmamanman lang na wala namang ginagawa. Naintindihan po natin? Kaya nga, kailan po tayong gumawa? Kailan po natin gumalaw? Adyo? In other words, we are responsible to this evil in this world. Dapat tayo ang gagawa, gagalaw. Dapat tayo ang sisigaw, dapat tayo magrarally. No? Sa kabutihan. Yan. Kasi yan po ngayon ang yung problema po natin. Tayo ang dapat na magiging responsible para maalis ang kasamaan sa mundo po natin. Kaya nga pinagpala po ang Pilipinas. No? Pilipinas is it's a mission, meron po siyang mission. We have to become a nation of filial piety. Alam po nyo, ang Pilipinas, no, ang letrang Philippines, no, ang word na Philippines, may tatlong P-an. No? Isa, dalawa, tatlo. Pero may ibig sabihin, bakit tatlong P-an? Ano ibig sabihin yan? Ano ulit ang tatlong P? Ang mission ng Pilipinas? Dapat? Ano ang P? No, dapat? I-proclaim. Ibig sabihin, P means proclaim. Dapat? I-proclaim natin. Nandito na si True Parents. Adyo? Ngayon, lumabas po tayo. Labas po tayo dito sa headquarter. Tanungin natin yung mga tao na sa labas. Kilala ba nila si True Parents? Wala. Wala pa. Pero alam natin na ang kasagutan ng ating mga problema ngayon, no, na ang magiging solusyon, ang pag-asa lang natin, ay kung may True Parents sa mundo natin. Kung may True Parents ang bansang Pilipinas. Pero marami pa rin sa mga tao ang hindi nakakalam kay True Parents. Kaya dapat, kailangan natin ipagsabi. Dapat ipuklin natin. Ipagsigawan natin na nandito na si True Parents. Adyo? No, yung mission po natin. Pangalawa, ano ang mission natin? Okay?
Ano pa ang another P? Pangalawa na P? Proud. Ipagmalaki tayo. Ipagmalaki natin na mayroon tayong true parents kasi sa labas wala silang true parents. Dapat ipagmalaki natin na mayroon tayong true parents. Okay? Sasabihin natin, kilala mo si true parents? Ah, huli ka na sa balita. Dapat kilalanin mo si true parents kasi sila lang ang tanging pag-asa. Sila ang magiging solusyon ng mundo natin. Kaya kailangan nating ipagmalaki si true parents. Adyo? And number three, ano ang isa pang P? Ito ay praise. So we have to praise true parents. Dapat iangat natin ang pangalan ni true parents. Okay? So we have to praise. Dapat tangkilikin natin. We have to adore. We have to praise true parents. Okay? Kung iba mga, yung mga tinitingala nila. Yung mga they praise other. How much more pa kay true parents? Kasi siya ang hinahanap. Siya ang kakulangan ng mundo natin ngayon. Yung true parents. Kaya yun po ang mission natin. As a Filipino, we have to become filial piety. We have to become filial sons and daughters. Anong ibig sabihin ng filial piety? Dapat magiging masunurin tayo. Lahat gagawa tayo ng kaparaanan na dapat ma-liberate natin ang buong Pilipinas. Kaya dapat ang buong Pilipinas ay makaalam kay true parents. Kaya nga ang goal natin by 2020, okay, mula ngayon, dapat hanggang sa 2020 na lahat ng buong Pilipino, lahat ng buong Pilipinas, pag sinabi natin true parents, dapat alam nila Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin? Kaya natin o hindi? Yun. Kaya yun ang goal natin. Kaya mula ngayon, wala tayong gawin kundi ipagsabi natin, mag-blessing tayo na mag-blessing. Okay? Mula Luzon, Visayas, and Mindanao para malaman nila. Kaya bakit tayo natalo? Dahil hindi pa nila alam si true parents. Pero kung alam lang sana nila si true parents, and then buong Luzon, Visayas, and Mindanao, sana tayo magiging panalo. Kahit pwede tayong humalal pa tayo ng ating presidente. Ayan. Kaya ito ang ibig sabihin ng filial piety. Kaya yung ating mapang Pilipinas, ito po ay Chinese character ng tinatawag na filial piety. Parang kasintulad, kahalintulad din po ng mapa ng Pilipinas. Yun po ang sinasabing filial piety na dapat gampanan po natin bilang mamamayan ng Pilipinas. So we should dissolve God's resentment. No? From where can the kingdom of heaven begin? Without dissolving God's sadness, we cannot enter heaven. Anong ibig sabihin nun? Dapat tayo ang magresolba sa mga hinanakit o sa manang loob ng Diyos. Kasi alam po natin na hanggang ngayon, ang Diyos ay nagdadalamhati. Okay? Nasasaktan. Hindi po siya masaya. Nalulungkot siya sa mga nangyari. Do you think masaya ba ang Diyos sa mga nangyari sa buhay natin ngayon? Sa mundo natin ngayon? Hindi. Nalulungkot siya. Nagdadalamhati siya. Kaya sabi niya, from where can the kingdom of heaven begin? Without dissolving God's sadness, we cannot enter heaven. Una sa lahat, dapat ay kailangan po nating maibsan ang kalungkutan ng Panginoon. Adyo? Kailangan natin siyang marisolba ang mga kalungkutan niya. Ang kanyang pananangis, yung kalungkutan niya. So what is God's resentment? Ano ang kanyang hinanakit? Ano ang kanyang sama ng loob? No? Samantalang alam po natin na lahat ay ginawa. No, siya ang Diyos ng mga pangyarihan, pero bakit meron pa rin siyang hinanakit sa lahat para sa atin? Dahil lahat ay kinuha sa Kanya. Lahat ay kinuha. Sino ang kumuha sa Kanya? Si Satanas. Inangkin lahat yan. Kumbaga si God, siya ang nagtanim, siya ang nagbayo, siya ang nagluto, pero iba ang kumain. Ang nakinabang, sino? Si Satan. Everything was taken by Satan from him. So therefore, dapat ang mission natin ay paano po natin maibsan, paano po natin magampanan yung ating responsibilidad. Kaya nga sabi sa Genesis 6:6, nananangis ang Panginoon, the Lord regretted that He had made human beings on this earth and His heart was deeply troubled. Kaya nagsisisi siya na bakit ginawa pa niya ang tao. No? Na siya ang nagiging dahilan ng lahat ng mga problema ng mga ito. Kaya, ano po ang hindi po natin nagampanan na responsibilidad po natin? What is our uncompleted portion of responsibility? Yun po ay tribal messiahship. Kaya, napakahalaga na dapat magampanan po natin ito ngayon sa ating mga tribo, sa ating mga kakilala, sa lahat ng mga mahal po natin sa buhay. Kaya dapat ngayon ay
Pasabi po, dapat kailang maikalat po natin ang blessing. Adyo? So yun po yung goal po natin ngayon. Kaya nga, sabi ni Father, what is tribal Messiah? Ano ba ang ibig sabihin ng tribal Messiah? They are the master of true love. Dapat sila ang nagmamay-ari ng tunay na pagmamahal. The savior of love. Now, I have given you the name of tribal Messiah. I have prepared treasures that as large as a mountain. If you become a tribal Messiah, you will be able to inherit all this. It will be as if a pipe is connected to you, and like a flowing water, all the treasure will be handed down to you. If after you inherit this precious thing, you fail, your descendants in the future will accuse you. God will not help you. You must follow my way. You must walk the same road that I walked in the past. After that, you can have freedom that a new heaven and earth unfold. There's no time to play around. You can cut down your sleeping time. Always think of how serious God is. Use all your time for the sake of God. Okay? Kaya sabi niya, ano ang ibig sabihin ng tribal Messiah? Sila ang master ng tunay na pagmamahalan. They are the savior of love. Sila ang tagapagligtas ng pagmamahalan. Kaya binigyan po tayo ng mission o pangalan na tribal Messiah at sabi po niya, naghanda po siya ng katakot-takot na blessing o yung kayamanan. No, nakahandang mga yaman para sa atin. Na ito ay katumbas ng isang bundok. Kaya sabi niya, pag kayo ay naging tunay ng mga tribal Messiah, ito ay inyong yayam, ito ay inyong mamanahin. Ito ay mapapasa inyo. You can just imagine. Kaya pag tayo ay nagtagumpay sa tribal Messiah, yayaman tayo. Yes or no? Yes or no? Kasi may hinanda na. May inanda na si God na katakot-takot na yaman. Ito ay sinlaki ng bundok na hindi natin maiisip na, uy, saan kaya natin ito itatago? Huh? Yan po ang sabi ni Father. It will be as if a pipe is connected to you and like a flowing water, all the treasure will be handed down to you. Lahat ay mapupunta sa inyo. Parang ito ay isang bundok na yaman at ito ay mayroong isang pipe, okay, tubo na nakoconnect na hindi mo halos maisip. Ito ay tuloy-tuloy ang daloy ng blessings, ang yaman na papuntayan sa iyo. Kaya, that's why when Father declared itong tribal Messiah, mayroong tinatawag na tri-party agreement between God, Satan, and true parents. Dahil alam naman po natin na hindi ito basta papayagan ni Satan na tayo ay magtatangumpay. Yes or no? Yes or no? Do you think magiging madali lang? Kaya nga sa blessing, mahirap lalo na sa 40 days. O madaling magpa-blessing, pero pagdating na sa 40 days, minsan ang hirap sa mga couples natin. Bakit man? Kasi hindi pumapayag si Satanas na magtagumpay ang mag-asawa na matapos nila ang 3 days. Kaya kung ano-ano mga problemang lumalabas, lalo na sa 40 days separation ng mag-asawa. Dahil ayaw ni Satan. Kaya nung ginawa o dineclare ni Father ang tribal Messiah, ito po ay nakipagkaroon ng agreement. Okay? Nagkaroon po ng agreement si God at saka si Satan tungkol sa tribal Messiah. At sabi ni Father, kay God, sabi niya, the only way na ang magiging solusyon para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisang mundo natin ay sa pamagitan ng tribal Messiah. At sabi ni God, pumapayag ako. Okay? So nagkaroon po sila ng kasunduan. At nung sinabi naman ni Father kay Satan, yung tungkol sa tribal Messiah, sabi ni Satan, hindi ako naniniwala. Kasi kung titignan ko, yung lahat ng mga couples o mga na-receive ng blessing, so far, wala pang nakafulfill ng kanilang tribal Messiah. Kaya sabi niya, bahala ka. Pero ako paniwala, hindi mo magagawa ang mission na yan ng tribal Messiah, lalo na sa mga blessed couples na yan. Pero pinanindigan ni Father na sa pamagitan ng tribal Messiah, ito ang magiging kasagutan para at least magkaroon ng kapayapaan ng mundo natin sa pamagitan ng tribal Messiah. So we are so grateful to be able to welcome this day on which we can declare ourselves to be tribal Messiah. Kaya dumating ang panahon na ngayon ay pwede tayong magiging Messiah. Hindi man tayo maging katulad ni Jesus dahil sila ay pangkalahatang Messiah. Kaya ganun din kay Father, pero tayo pwede po tayong magiging Messiah sa ating mga tribo. At least man lang, mabuo natin yung tinatawag nating 430 couples. Okay. Kaya, ano po ang mission ng tribal Messiah?
The mission of Tribal Messiah is to restore tribes centered on His family. By fulfilling our mission as Tribal Messiah, we are formulating our views of heaven and hell. You have to clearly distinguish there is heaven and here is hell. Do not go toward hell and make others not go that way. If your tribe knows the way, many tribes around you, even villages, will come to follow you. Yan. So ano ang mission ng Messiah? Ito ay para ma-restore niya ang kanyang tribo na sentro sa kanyang family. Kaya nga, hinihikayat po natin, no, iniimbita ho natin yung ating mga kasama, kapamilya, kapuso, kapatid, lahat po ng kamag-anak ko natin ay iniinganyo po natin. Kahit yung mga anak mo natin ay dapat magiging bahagi po sila ng ating blessing. Adyo? Kasi pag nagawa po natin ang mission ng Tribal Messiah, yun po, magagampanan po natin ang mission natin sa Diyos at magiging klaro sa atin kung ano ang langit at ang lupa. Ayan. Okay? Kaya sabi po ni Father, do not go toward hell and make others not go that way. Kasi alam naman po natin na dapat, ang kagustuhan ng Diyos ay dapat maligtas lahat po tayo. Na dapat mawawala yung sinasabi po nating impyerno. So the purpose of Tribal Messiah is to restore God's sovereignty. Ayan. Yan po ang mission po yun ng Tribal Messiah. Restoration of God's sovereignty. Ibig sabihin, God's power. Dapat magkaroon po ng ang king, bansa ang Diyos. Kasi sa ngayon, sa lahat ng mga bansa po natin, wala pang masasabi na ang king po ng Diyos. Yes or no? Tama po ba? Wala pang ito ay minamay-ari ng Diyos. Kaya dapat magkaroon po ng sovereign niya. Magkaroon po ng tao ang Panginoon. No, maka-Diyos, tao at ganun din ang lugar. So through tribal messiahship, we can reclaim God's children and everything that has been taken away from Him. Kaya sa pamagitan ng tribal messiah, maibalik natin unti-unti ang mga tao sa pamamagitan ng tribal messiah. Okay? Kaya yan ang purpose ng blessing. We have to multiply the blessing sa ating mga anak at ganun din sa mga susunod nating mga salinlahi. And then, the purpose of tribal messiah is also to liberate God's resentment by bringing back the majority to Him. Kasi karamihan sa mga tao, kahit na ilan na po ang na-bless ni Father Moon, umaabot na po tayo ng 400 million, no? Sa buong mundo. Pero ang population po natin sa buong mundo ay 7.3 billion. Pinag-uusapan natin billion. Wala pa. Kaya, mas marami pa ang angkan ni Satanas kaysa sa angkan ni ng Diyos. Yes or no? Kaya dapat, mas marami po sana dapat ang nandoon sa panig ng Diyos, hindi kay Satanas. Kaya sa pamagitan ng blessing, unti-unti po nating hinikayat ng mga tao na yan na sa panig ni Satanas ay dapat papanig sila sa Panginoon. Kaya ngayon, sana po tayo panig? Kay God o kay Satan? Sana tayo nakapanig? Kay God o kay Satan? Baka yung iba pa sa atin nasa gitna pa rin. Minsan kay God, minsan kay Satan. No? So dapat klaro sa atin kung saan tayo pumapanig. Okay? Kasi alam naman po natin na bakit malakas pa rin si Satan kasi maroon siyang kaanib. Karamihan pa rin ay dandun pa rin kay Satanas. Yan. Restoring God's sovereignty is building the kingdom of heaven. Kaya pag ito ay naibalik ko natin ang sovereignty ng Diyos, ito po, masasabi po natin na ito na ang sinasabi nating katuparan o yung sinasabi nating kingdom of heaven on this earth. Kaya base po sa divine principle, the kingdom of heaven on earth is a restored world in which Satan can no longer instigate any activity. Ito po ay mundo na wala po ng puwang si Satanas. Wala na po siyang magagawa. Okay? Na mag-iisa na lang si Satanas. Kaya bawat lugar na pupuntahan po natin, halimbawa bawat barangay, at sasabihin, uy, bless na kami dito. Punta tayo sa isang probinsya. Uy, bless lahat yan. Wala nang puwang si Satan. No? Lahat ay bless na. Kaya kung ganun ang magagawa po natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, aparay hanggang sa Sulu, ay lahat ay na-bless. Siguro, si Satanas ay lilipat na. Wala na dito sa Pilipinas. Gusto niyo ba yan? Yes, di ba? Pero sa ngayon, umiikot pa rin. Gumagala pa rin si Satanas kahit saan pa rin. Kaya nga, yun ang mission natin na dapat gawin po natin. No, ikalat natin ang blessing. Now, question, are you living in God's direct dominion? Tayo ba'y nabubuhay sa dominion ni Heavenly Father? Sa pangangalaga ni God? No? Tayo ba'y nabubuhay sa pangangalaga ni God?
Now, sabi po, the problem now is that true parents are in the realm of God's direct dominion, but the satanic world is still in God's indirect dominion. The way that nations can be connected to God's direct dominion is by carrying out the responsibility of tribal Messiah. This is why tribal Messiah activity is absolutely necessary. So, alam natin na kahit na sinasabi po na tayo ay nasa puder ni God, pero alam naman po natin ang ating kapaligiran. Okay? Na mas marami ang impluensya ni Satanas kaysa sa atin. Kaya nga, the only way na mabago po natin ay sa pamamagitan ng ating mission as tribal Messiah. Kung lahat ay mapaanib po natin, mapasama po natin sila sa panig po ng Panginoon. So how do we connect? How do we connect to the realm of God's direct dominion? So yun ay sa pamamagitan ng mission ng tribal Messiah. Kaya yun po ang tanging mission po natin, brothers and sisters, mahal po natin mga magulang. Okay? Kaya tayo po ay tinawag na tinatawag na heavenly tribal Messiah. So by fulfilling our mission as heavenly tribal Messiah, then we can completely overcome this satanic realm. So there are three levels of victory that Blessed Central Families needs to complete. Okay? So ngayon, na-bless na tayo, pero hindi ibig sabihin na na-bless ka na, uy, tapos na ang aking mission. Tapos ang aking gawin, period na ako dyan. Wala na akong pakialam dyan. No. Dahil ang tagumpay mo, bilang isang individual, dapat magtagumpay ka rin sa iyong pamilya. Okay? So dapat magiging tagumpay ka rin sa level ng iyong pamilya. Hanggang yung pamilya mo ay magtagumpay din yan sa iyong tribo. At masasabi mo na ikaw ay matagumpay na individual. Adyo? Kaya nga, dapat po na ito ay maipamahagi po natin ang blessing. Hindi lang sa atin, hindi lang sa sarili po nating pamilya, hindi lang sa ating tribo, kundi sa lahat. No? Na tumanggap din para masabi pong tagumpay po tayo. So, yun po yung tinatawag. Kaya tinatawag kong family victory. Okay? Hindi lang individual salvation na tinatawag o personal salvation. Hindi yung, halimbawa, ikaw, nanay, ikaw pupunta ka ng langit, pero ang asawa mo pupunta na ng impyerno. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Kasi ngayon, iba-iba ngayon. Halimbawa, ito, pupunta sa simbahan ng isang religious, ng isang religion. Yung anak naman niya pupunta ng ibang grupo. So, paano na lang yan? So, iba-iba sila ng puntahan pagdating ng araw. Dapat sama-sama, di ba? Kaya nga, ito yung tinatawag po nating family blessing. Family salvation. Dapat sama-sama ang mag-asawa, sama-sama buong ang pamilya natin. So, tribal Messiah is fulfilling our responsibility to offer one nation. Kaya, sama-sama po tayo na hindi lang po no, nagawain po natin sa ating sariling mahal sa buhay, kundi ang tanging mission po natin ay makaroon po natin ang isang bansa. Kaya ang goal natin ay buong Pilipinas ay dapat may ialay po natin. Kaya nga to, tayo po ay sumali. Okay? Sa labanan o sa pagkikipagtunggali, lalo na sa kalakaran ng politics, kasi alam po natin na pag nasa sa politics tayo, nasa power po tayo, at least may impluensyaan po natin ang ating government. Pero sabi ko nga, kung sana lumaban lang yung mga kalaban natin ng patas, panalo sana tayo. Okay? Kaso lang, hindi naman tayo linabanan ng patas. Kasi ang ginawa nila, hindi sila gumalaw nung tayo gumagalaw. Saan sila gumalaw? Last minute. Nung gabi. Kasi dito na, lumabas na yung mga pera. Okay? Kaya may mga 500, may mga 1,000, lalo na nung kinabukasan. Okay? Dahil marami na nabayaran. Eh, hindi sila lumaban ng patas eh. Pero kung patas lang ang laban, talo-talo natin sila. Adyo? Kaya ngayon, alam na natin na only way na mananalo tayo kung lahat ay mabiblesan natin. Pag lahat ay nablesan, marami nablesan, at mayroong tinatawag natin nablesan na siguro 1 million couples natin, ay sigurado na tayo. Yes or no? Pero as far as yung number ng ating mga nablesan, 140,000, kaya yun yung lumabas din doon sa ating boto. Mubuti nga nadagdagan pa. At least mga almost 200,000 na mga boto po natin. Kaya gawin natin ngayon, okay, bago po natin isipin yan, sa susunod na election 2019, magparami pa tayo na mga mablesan. Okay? Katulad natin, nadamihan po natin hanggang sa umabot tayo ng milyon. Pag mayroong milyon na tayo, ibig sabihin, mag-asawa, di 2 million na tayo. Ay di kayang-kaya na natin.
kahit tatlong upo pa, tatlong seat pa sa Congress o kayang-kaya natin. Tama po nga hindi? Yes or no? Yes. Di ba? Kaya yun po. Kaya ang goal po natin is national restoration. After you are blessed, you enter the realm of God's direct dominion. In the realm of the unification church, you still have the responsibility to offer your nation and by completing that responsibility. Kaya nga, hindi po tayo bumibigay, no? Hindi po tayo nagiging kampante kasi hanggang sa makita po natin na ang bansa po natin ay nai-offer po natin. Na ibibigay natin ito, naialay natin sa Panginoon, kay true parents, na itong masasabi po natin makabansang Pilipinas o makadiyos na Pilipinas. National restoration and tribal Messiah. So you should change its country and restore it. Then the country should be connected to the realm of true parents, to the realm of God's direct dominion, completely going beyond the satanic realm. That is how Satan is expelled. Then God, the center of the world, comes to the families and nations, linking them to the world of freedom. This is how Satan is driven out. Okay, so it is only na sa pamagitan na magkaroon po ng tribal Messiah. Kung lahat yan, pag sinabi po natin sa Luzon, marami po na tayong tribe doon. Okay, tribal Messiah. At ganoon din sa Visayas, maraming tribal Messiah din po doon. Na puro blessing yan, lahat na blessing sila. So wala na pong magiging puwang si Satan sa atin. So all people should register for the nation centering on the 430 couples by completing the responsibility of tribal Messiah. Kaya bawat isa sa atin, yun ang goal ho natin. Makalikom po tayo ng isa sa atin ay bawat, isa sa atin ay 430 couples. Okay? So, mayroon ba tayong mga kapatid? Mayroon ba tayong kakilala at least mga 430 couples? Sa barangay lang natin, di ba? Isang barangay lang, ilang couples na yan lahat. Di ba? Minsan, umaabot po na 1,000. O, di kaya po natin. Tag-isang barangay lang tayo, tapos na tayo. Yan. So, ang goal ng bawat isa ay makalikom ng 430 couples. Ibig sabihin, ng 430 couples na to, na-blessan sila. Naka-3D ceremony din nila. Okay? Kaya yun ang pagtulong-tulungan natin. So when every village does this, all nations will automatically become part of the kingdom of heaven. Kaya ito ay ginagawa natin, hindi lang sa Pilipinas, kaya nababalitaan natin. Meron pa sa Nepal, meron pa sa Thailand, meron pa sa ibang bansa, sa Europe, sa Africa. So sa buong mundo ngayon ay ginagawa ngayon ang tribal Messiah. Kasi yun lang ang way na maibalik natin ang mundo na ito kay God. So therefore, the tribal Messiah should unite each nation and dedicate it to true parents and God, and then they will move from the realm of God's indirect dominion to the world realm into the realm of true parents' direct dominion. Kaya ito ang paraan para maibalik natin. Kaya ang susi, no, para at least magiging voluntaryo na si Satan ay susuko siya, ito ay kung magtagumpay tayo ng tribal Messiah. Adyo? Kaya mapasuko natin, okay? Mapadapa natin si Satan kung tayo ay tagumpay tayo sa tribal Messiah. Kaya yun po ang magiging susi. Okay? Para mabuksan natin ang pintuan ng datawag po nating Kingdom of Heaven. O yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin nabubuksan ang Kingdom of Heaven dahil nandito pa rin tayo. Ha? Sa tinatawag nating Satan's dominion or sa tinatawag po nating hell. Okay? So tribal Messiah is only the key to make Satan voluntary. So we must send our tribal Messiah or there will be a great trouble. Kaya nga sabi ni Father, ito po ngayon ang mission natin. Kasi kung hindi po natin gagampanin ito, magkakaroon po ng problema. Kaya nga, titignan po natin ang mundo natin. Bakit magulo hanggang sa ngayon? Kaya nga sabi ko, kahit nagpalit na tayo ng presidente, kahit nagpalit na tayo ng mga senador, mga congressman, ano magagawa pa rin nila pagdating ng 2012? Ganun pa rin. Yes or no? Ganun pa rin. Hanggat hindi nakakaintindi, nakaalam sila, noon na hindi nila nalaman ang divine principle, wala pa rin. Kaya ang pinakamahalaga ay dapat gampanan po natin yung mission na to. Lesson from the parable of the vineyard. So our responsibility is to go out and claim possession of God's kingdom. No? Kumbaga, hinog na ngayon ang panahon. Hinog na ngayon ang panahon. So the harvest is ready. Kumbaga, is plentiful. Nandyan lang ang mga tao. Pero yun lang, wala silang nalalaman tungkol sa blessing. Kaya yun ngayon ang gawain po natin na hikayatin sila
na magiging bahagi sila. Kasi yun po ang nais po ng Panginoon. So, Chunilgok is the era of God's direct dominion. Okay? Ito yung tinatawag ko natin na God in spirit world wants to work directly in us. Ito yung panahon na gustong maging bahagi. Kasama, kasapi po natin ang Diyos sa mission na to, sa pagtaguyod ng tinatawag po nating Chunilgok. Therefore, the key to success is knowing how to enable God in the spiritual world to work directly. Kaya dapat alam po natin kung paano po natin gampanan o gawin yung ating mission. The human being's power has limitations. We should not rely on our own ability and our power alone. Okay? Dahil hindi po natin ito magagawa kung tayo-tayo lang. Kaya nga dapat magsama-sama po tayo. Okay? Para at least magawa po natin itong mission na to. Now, Father said, what does it mean that I announced that you should become tribal Messiah? It means that God will support you when you fulfill your responsibilities in place of me. So, ibig sabihin, dahil inanunsyo na ni Father na tayo ay tribal Messiah, ibig sabihin na tayo ay gagabayan. Tutulungan tayo, susuportahan tayo ngayon ng Diyos. Adyo? Sa mission na to. Hindi po tayo nag-iisa. Kasi ito rin po ang gustong mangyari ng Diyos para sa atin. Kaya pag nakumpleto po natin ang mission po natin ng tribal Messiah, ano po mangyari? Magampanan po natin ang mission po natin. Una, si Satanas, kahit anong gawin niya, hindi po na siya, wala po siyang magawa sa ating pamilya. Satan cannot invade heavenly tribal Messiah's family. No? Kasi ang pamilya, nagkakaisa na. May hundukin na sila. Nagdadasal na sila. Nag-attend na sila ng Sunday service at ginagampanan ang mga tradition. So, wala nang puwang si Satan. No? Mapapatalsik na natin. Lalo pang nagiging mas maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Pangalawa, pag nagampanan natin ang mission natin as tribal Messiah, kahit gusto man ni Satan na invade tayo, hindi din magtatagal. Kundi, ano mangyari? Magiging bahagi. Magiging kaanib niya tayo. Sasamahan pa niya tayo. So instead na sasamahan natin siya, siya ngayon ang sasama sa atin kasi wala na siyang magagawa. Adyo? Yan. Pangatlo, 7 vertical generations can be accomplished in 1 horizontal generation. So, ibig sabihin, masyushortcut natin. Okay? So instead na mapapahaba yung mission po natin, mapapa-shortcut natin. Mapapaigsi natin. Kasi dahil sa mission natin as tribal Messiah, marami po tayong magagawa. Okay? Number 4, ideal family will be completed in the position of return. At magagampanan po natin, may isang katuparan din po natin yung tinatawag po nating ideal family. Ang isang huwaran na pamilya na makukumpleto po natin. Lalo na yung perfection ng realm of the real family o yung family pledge number 3. Kaya pag nakumpleto po natin ang tribal Messiah mission natin, ang mission po ni True Parents, siya po ang maghanda. Halimbawa, katulad po ng highway, sa paggawa po ng highway, di ba? Ng isang daanan. No? So, ang mission ni True Parents, gagawa ng isang ng highway, ng isang kalsada, at ganun din yung sasakyan. Ang gawain naman ng Blessed Family, dapat magkaroon sila ng driver's license. Okay? At bumili ng gasolina at mag-drive sa highway na yon. Ibig sabihin, ang ibig kong sabihin dito, okay, kumbaga sa paggawa ng kalsada, si True Parents, sila na ang gagawa ng kalsada. So ang gawain ng blessed couples na lang, dapat marunong siyang mag-drive. Okay? At mayroon siyang sasakyan. Kasi mayroon ng sasakyan, ang kulang na lang, mayroon ang driver's license. Kung hindi, kulurum ka. Okay? And then, bibili ka ng gasolina at mag-drive. Pero ang heavenly tribal Messiah, katulad natin, tribal Messiah, anong gawain natin? Mag-bless tayo. I-bless natin ang ating mga tribo, i-educate natin, dapat dalhin natin sila sa seminar ng Divine Principle, at i-drive din natin, nakasama natin sila sa ating sasakyan. Kasama dapat natin yan sila. Adyo? So, yan po yung mission po natin. Yan po ang responsibilidad ng isang tribal Messiah. Kaya pag sinabi po nating salvation or kaligtasan, ang pinag-uusapan nating kaligtasan ay hindi lang sa individual, kundi ito ay para sa ating family. Kaya nga ito na yung era, ito na ngayon ang panahon na ang sinasabi po nating kaligtasan ay dapat sama-sama po tayo. Lalo na ang buong pamilya.
So how do we view salvation? Usually, sa ibang religious group, ang konsepto nila ng kanilang kaligtasan, ito ay individual. No, wala silang pakialam, basta ako pupunta ko ng langit, ikaw wala akong pakialam. Kung ikaw man pupunta ng impyerno, bahala ka sa buhay mo. Okay, yun po yung tinatawag nilang individual salvation. Kaya, dahil dito, ang tendency dito ay nagiging makasarili. Kasi ang iniisip lang niya ang sarili niya. Ikaw, tayo, maatin ba natin na ako pupunta ako ng langit pero ang asawa ko pupunta ng impyerno? Hindi. Dapat kasama ko sila. Dapat buong pamilya, sama-sama kami. Nakuha po natin? Kasi kung hindi, magiging makasarili po tayo. Does not care about others. Hindi po natin iniintindi ang ibang tao. Kaya ito ang tinatawag po nilang shameful salvation. Shameful, nakakahiya. Kasi, nga, liniligtas mo ang sarili mo. Parang, pag nasusunog, ikaw yung nauna tumatakbo. Dapat ikaw ang magligtas. Oh? Ikaw pa yung nauna na tumakbo kasi gusto mong iligtas yung sarili mo. Yun ang tinatawag nilang nakakahiya na kaligtasan. Kasi ililigtas mo nga, pero paano na yung anak mo? Dahil inuna muna yung sarili mo. Ang sabi natin salvation dapat, hindi ikaw una. Di bale, kaya nga minsan, natutuwa ako sa ating parating na presidente, sabi niya, hindi ko man, ano sabi niya, no? Wala kong pakilam kahit pupunta ako ng impyerno. Basta mga tao, may liligtas ko sila. No? Shameful. Kaya nga, does not think about God's original purpose. Itong mga tao na to, wala silang ibang inisip kundi sarili lang nila. Okay? At hindi niniisip ang kapakanan kung ano ang gusto ni God. Kaya, halimbawa, katulad kay Noah. No? Bakit gumawa si Noah ng mas malaking tinatawag nilang ark? Ito ay malaki. Dahil ang ninalaman nito ay ano? Kasama niya mga iba't ibang mga animal. Ngayon, kung inisip lang sana ni Noah ang kanyang kaligtasan, sana gumawa siya ng tamang-tama lang sa kanyang pamilya, sa sarili niya. Pero ano ang ginawa niya? Gumawa siya ng mas malaki kasi inisip niya ang kapakanan ng mas nakakarami. Nakuha po natin? At sabi niya, sabi ng Diyos nung naka-receive siya ng revelation kay God, sabi, dahil nakita ko ang mundo na ito ay masyado ng masama. Kaya inuutusan kita, gumawa ka ng arko. At akitin mo, sabihan mo lahat ng mga tao na magkakaroon ng flood judgment, magkakaroon ng Armageddon. That ito ay magkakaroon ng baha. Kaya gumawa ka ng malaking barko at isama mo lahat ng mga tao. Pero sumama ba ang mga tao sa kanila? Hinihikayat niya pero sinasabi niya, ay, sira ulo ka. Paano magkakaroon ng bagyo? Eh, bakit pa dito sa bundok mo ginawa? So sino lang ang naligtas? Yung kanyang pamilya. No? Dahil ito ay kanyang inisip din, hindi lang kanyang kapakanan.